Peach on! Oh! Guys, malaki oh! Oh, yung truck ko guys! Yung truck! Oh my god! Oh! Ano ba siya? Andun ba siya guys? Malaki! Malaki, come on! Malaki guys! What's up? Reg Fishing TV. Kumusta mga ka-angler? So, andito ulit ako sa may San Fernando, La Union. Particularly sa spot na to. So it's my third time in this spot. So kung titingnan nyo, maganda-ganda yung spot for surf fishing. So guess nyo kung anong gagawin natin ngayon. Syempre mag surf fishing tayo, or bait and wait na tinatawag. So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo yung setup ko for surf fishing. Ang ginagamit kong rod is 10 feet. You can use 12 feet, 14 feet, yung iba hanggang 16 feet. Pero sa akin 10 to 12 lang ako. Ito yung specs niya guys. Ito pala yung sa Limax Shadow Walker. 10 feet guys, 2 piece rod. Tapos yung line capacity niya is 20 to 40 pounds. Tapos yung lure is maximum is 100 grams. So tamang tama for surf fishing. So yung reel ko is 4000 series. Ayan guys. Pag surf fishing, nag-surf fishing ako, I usually use 4,000 to 5,000 series. Pero 4,000 yung gagamitin ko yun kasi syempre mas magaan. Mas gusto ko kasi yung mas magaan na tackle. Do 5,000 maganda rin naman. Tapos yung ginagamit kong leader line is 30 pounds na monofilament. Ayan, para mas makatipid tayo. Pwede rin naman na no, fluorocarbon, pero syempre mas mahal yun since pang bait and weight lang naman, so monofilament tayo. So, tapos yung hook natin, so ito long shank hook gamit natin kasi yung bait na ilalagay ko dito is hipon o kaya yung squid, so mahaba yun, so sakto lang tong hook natin. And then gagamit din tayo ng swivel na may snap. So ito ginawan ko lang ng remedyo to. Wala kasi ako yung swivel na may snap talaga. So ito, snap ni dinugtong ko lang yung swivel. Ito naman para makaiwas sa line twist, kaya kailangan yung mag-swivel. Saka yung sinker natin, ito pyramid sinker, so different sizes. Saka ito stick or bell sinker ata. Nakalimutan yung pangalan nito. So ito may mga purposes to. Kung yung spot nyo is mabuhangin, itong gamitin nyo ay pyramid sinker para ano, maglalak siya. Kunyari dyan lumapag doon, maglalak siyang ganyan. Ayan. Kung ano naman yung spot nyo is mabato, ganun, ito ang gamitin nyo para makaiwas sa sabit. Kasi pag mabato tapos ito yung gamitin nyo, wala, mas pronto sa sabit sa mabato. So different sizes siya. Ito 1.5 ounce, ito 2 ounce, ito 3 ounce. So depende sa kalakas ng surf or yung alon. So sa tingin ko dyan lang, since hindi ko naman maaabot dun actually banda eh, kasi low tide ngayon. So gagamitin ko lang itong 1.5. Ito ang gagamitin ko. Kung hindi kaya, naalon siya, i-increase ko siya, gagamitin ko 2 ounce na sinker. Since sa spot na yan, mabato tapos may mga weeds. So ito ang gagamitin natin na sinker. So tamang tama lang. Kinagamit ko naman na rig is yung high to low rig. So basically, tatlong hooks yung nilalagay ko. So depende na rin sa kalalim ng spot. Ito medyo mababaw kasi ito eh, baka magdalawa na lang akong hook siguro. O tignan natin. Ipapakita ko kung paano siya i-tie. So yung ano pala guys, yung naka-spool dito is 30 pounds braid. Pwede ka rin gumamit ng 40 pounds pang surf fishing, pero sa akin okay na yung 30 pounds. Magtanggal tayo ng line. Siguro mga 2 meters. So, ayan guys. So, una, ganito ang gagawin nyo. Mga, ayan, 5 inches, ganyan. Para ito yung kabitan ng sinker. Tsaka nyo italing ganyan. Ano lang, simpleng nut lang. Ganyan, dalawang beses.
pag ikot nyo yung ganyan, diba nadoble na, ikot nyo yung ganun, tapos pasok nyo sa loop, tapos pasok nyo ulit. So 2 times yung iikot siya sa loop. Yan, saka nyo hilahin siya. Ayan. Yan. So guys, bali ito na yung kabitan ng ano, sinker. Kailangan nyong gawin to para mas madaling magpalit ng sinker. Okay, maglagay ng sinker, hindi naman kailangan itali-tali. Madali lang to, isusok-sok mo lang. So, putulin natin yung excess line. Okay. So ngayon gagawin naman natin yung kabitan ng hook. So gagawin tayo ng dropper loop rig or dropper loop nut na tinatawag. So ganito siya ginagawa. From sinker going sa first hook is about siguro 1 feet or depende sa spot guys. Diyan kasi medyo ma-widge eh, may mahalalaman, so tataasan ko siya ng konti. Gawin kong 1 feet and a half or gagawa lang kayo ng ganun. Bull, tapos dito iikot niyo lang mga 4 na beses. 1 2 3 4. Okay, gawin natin 5 para sure. 5. Ayan, so di ba may loop na dyan. Kunin nyo to, ipasok nyo yung kamay nyo, tapos kunin nyo tong tali na to, line. Pasok nyo sa may loop. Ayan. Bali, parang ganyan, oh. Ayan, guys. Tapos hilahin nyo to para mag, ano siya, lumabas. So, gagamitin yung, ano, kung paghila. Para mahigpit talaga. Ganyan, guys. Basahin nyo konti bago nyo higpitan. So ayan guys, oh. So nakagawa na tayo ng isang ayan kabitan ng hook. Dito ikakabit yung hook, guys. Ayan. Ang kagandahan kasi ng rig na to, nakaganito lang siya, nakatayo. Hindi siya magbubuhol sa line. Kaya maganda yung ganyan, no. So ngayon yung next hook is mga 1.5 siguro. Para mas may distansya. So ganun pa rin. Yun guys. So ayan, tamang-tama lang yung 2 meters talaga. So dalawa lang ang gamitin natin, na lagay natin na hook. So dito sa end na to, so next na gagawin is kabit nyo tong line nyo sa may ano, stop na may swivel. So mas maganda para hindi kayo mahirapan, gawa ulit kayo dito ng ano, yung loop. Parang yung ginawa nyo dun sa ano, kabitan ng sinker. Ito mas maiksi naman, 3 inches lang. Ganyan. 2 beses ulit. Ayan. Saka hilay. Ayan. So ayan, makagawa lang kayo ng ganyan guys. Ayan. Saka natin ikabit tong snap na may swivel. Ayan. Ito yung sinasabi ko guys, o madali pag gagawa lang kayo ng ganito eh, loop. Pasok nyo lang dyan. Diba? Saka ikot. Ganyan na lang. Diba? Oh, dali lang. Oh. So bali ito yung pupunta sa may main line natin, yung swivel. Ganun din. Improved clinch nut na lang gamitin. Gamitin lang mas mabilis. 1 2 3 4 5 6. Since manipis tong braid line, kaya 6 na ikot. Pero kung mas makapal kasi yung line nyo, kahit 4 lang ganun, saan yung pasok. Ayan. Ayan, nakakabit na sa main line. So ito na yung pinakarig natin. Lalagay na natin yung hook at saka yung sinker. So ito guys, so, diba yung ginawa yung loop sa dulo, yung una. Yan lang, madali lang, ipasok nyo din lang sa butas na yun. Oh. Saka nyo ganun. Yan na yung sinker natin. Kagandahan sa ganito kasi madaling magpalit. Hindi ka na mag-retie ng mag-retie. Pag gusto mong palitan na mas mabigat, tanggalin mo lang yun. So easy. Tanggalin mo lang na ganyan. O palitan mo na ng mas malaki. O diba? Yun. Yun eh. O yung first hook, lalagay din natin dito. So sinker, first hook. So, 'di ba? Ang kagandahan na naman sa ganitong rig, parang ganun din yung application niya. Pasok mo din lang diyan.
pasok nyo lang sa eye ng hook. Saka nyo ganun. Oo, diba? Ayan na yung first hook natin. Talagay na. So, ganun din sa isa. So, ayan na guys, yung rig natin. So, main line. Going sa may snap na may swivel. And then yung rig mismo. Tapos, ito yung hook na isa. Tapos yung pangalawang hook. So, ayan. Ito yung sinker. Okay. So, ready na itong pang surf fishing natin. Lalagay na lang natin yung pine natin. Siyempre, habang nag-surf fishing tayo, magkakasting din tayo. Kaya nung sabi ko, hindi ako gaano mahilig sa bait and weight. So, nag-setup na rin ako ng pang-casting. Kung sakaling wala tayong mahuli sa bait and weight. Pakita ko yung setup. So, ayan guys. Nakarig na yung micro lure. So, same din sa rig ko before. So, let's go! So, ilalagay natin yung pain natin. So, ito yung pain ko ngayon guys. Salty squid. So, kinat ko siya na sa strips. Para magaling yun. Ano. Matagal-tagal na itong pain ko. Hindi ko nagagamit. Umabot natin ng 6 months to eh. So, nilagyan yung fresh na squid. Nilagyan ko siya ng asin para tumagal. Hindi siya bumaho. So, ngayon. Ano, nakat na natin ng ganyan. Saktong-sakto sa may hook natin. Hopefully, gusto ng mga isda to dito. So, gaganon mo lang siya. Dalawang hook, 1, 2, so sinker. So, hagis na natin. Ah, syempre, kailangan natin to para stand. So, yan yung setup natin for bait and weight. So, ganun siya guys. Oh. So, hintayin na natin na may kakagat. Since wala tayong bell, so kailangan natin observe kung may kakagat. Ayun. Kaya ako naboboring sa bait and weight kasi ito. Pagkahagis mo ngayon, hintayin mo na lang. Oh, wala, wave lang. Pag gumaganon lang yung ano, gumaganon lang yung tip ng rod nyo, wave lang yun. Pero pag yung gumaganon, ayun, kagat yun. O kaya yung pag biglang gumanon, tapos nag-slack line, bumalik, wala na, ibig sabihin, bite din yun. Pag ganon kasi, pag biglang gumanon, tapos bumalik lang, tapos wala ng movement, papunta sa yung isda. So, i-hook set mo na yun. Since wala pang kagat, mag-shoutout muna tayo. Mega shoutout sa Baguio La Union Anglers Club. You know who you are. Shoutout sa inyo. Sir Dino Pascual, shoutout. Binyagan na natin yung rad mo. Mega shoutout din sa ating mga anglers. Kuya Boris. Ito, may YouTube channel din to. Kaya nyong i-visit. About self-defense naman yung content nito. So, maganda. Nakakatulong din. AJ Bautista from Batangas. Jomar Obial Ichaves from Cebu. So shoutout din sa Cebu Club. So pinapa shoutout yan ni Jomar. So, kumusta kayo dyan mga kanglers. Archie Migrino, Tolitz Genesis, Fishing Pamor with Dance, Christian Abrigo. Ito from Zambales naman siya. Then, Remly Elaine Vlog. Ito, may YouTube channel din to, paki-visit. Then, Johnny Fred Soria from Lapu-Lapu City, Cebu. Oops! Maganda talaga pag ano eh. Ino-observe niyo yung tip niya, guys.
baka biglang may kumagat. Yun guys, good luck sa inyong mga fishing adventures. Sana magkita-kita tayo minsan. So, mag-concentrate muna tayo dito sa ating bait and wait. So guys, habang nag-bait in tayo, mag-casting tayo ng makarami. Sayang yung oras eh. Ito guys, gamitin natin. Nice color. Oh guys, fish on. Come on. Come on. He's running. He's running. He's running. Oy. Guys, oh. Emperor fish, mukhang naka-skin hook na naman siya. Land natin. Yes. And a good size too. Oy, wala na to. No chance na to, guys. Oh. My first fish of the day. Nice size to start the day. Guys, oh. Mag-ingat, baka ma-hook na naman tayo. Nagdala na ako ng ano ko. Para ano. Pantanggal at hindi tayo ma-hook na naman. Ayun guys, yung kinakain niya, niluwa niya, oh. Ano to? Ito guys, oh. Niluwa niya, oh. Ito nga yung ipain ko. Si or ano ato yun, eh. Si cucumber. Guys, oh, ito yung diet niya, oh. Si cucumber. Yan ang ilagay natin sa pain natin. Hatiin natin to. Fish on guys. Uy, malaki-laki ito. Malaki-laki. Oh, come on. Oh, fighter ah guys. Fighter. Fighter. Come on. Fighter. Fighter. Uy. Land na natin. Double hook siya guys. Fighter guys. Oh. Nice size. Kinain yung dalawang hook po. Second fish of the day. Sa lure, sa bait-in weight natin kaya. Kumusta? Mukhang wala pang kumakagat. Uy, meron guys, meron guys. Meron guys, meron guys. May kumakagat guys. Damn, dito ka muna. Meron guys, may laman. Yun o, may laman guys. Come on, may laman. Andun pa kaya siya? Wala na. Damn! Sayang. Sayang guys, sayang, sayang. Yun ang ano guys, pag hindi nyo binabantayan talaga yung ano nyo. Mas maganda pag talaga nakafocus ka lang sa isang technique. So guys, kung minsan Palomar net din yung ginagamit yung connection ng leader line ko going to my snap or sa my lure ko. So ganito yung ginagawa ko. Pass mo ganyan. Palomar net to guys ha. Pass na ulit ganun. Saka gawa ka ng loop. So ganyan guys, diba? Dalawa. Saka gawa ng loop, saka mo ipasok to. Doon sa loop. Ayan. Saka mo higpitan konti. Saka mo ipasok to sa may lure o kaya dito sa snap. Ganyan. Saka mo hilain. Dapat tignan mo balance. Hindi siya nagbubul yung ganun. Dahil mong ganun hanggang sa mag-lock. Yun. Bago mo higpitan, basahin mo muna. Yun guys. So aside from improved clinch knot, Palomar knot. Maganda rin. Saka natin tanggalin yung tag end. Yun. Ay, mag-iwan lang kami ng konti lang. Parang ganun. Mga ano ba ito? 1/16 ba ang tawag dun? Na tag end. Yan, sa kanyo ikabit yung
lure nyo. So ito nga gamitin natin ulit. Parang shrimp ang kulay. So tide pa rin dito hanggang ngayon. So paalis na yung bagyo. Although nasa Philippine Area of Responsibility pa rin. Try natin kung ano yung pagkakaiba. Baka maganda yung bite ngayon. Last time na pumunta ako dito, medyo 3 days ago pa yung bagyo eh. So maganda yung bite. Nakarami tayo. Then bumalik din pala ako mga 1 day before yung bagyo. Pero ang lakas ng hangin. Grabe, ang hirap mag-cast. Pero nakaland pa rin naman tayo kahit papaano. Nakahuli pa ako ng goat fish that time. Fish on! Oh! Guys, malaki oh! Oh, yung drag ko guys! Yung drag! Oh my god! Come on! Sinabit ako guys! Sinabit! Oh! Come on, oh, andun pa siya guys! Malaki! Malaki, come on! Come on guys! Malaki! Come on! Uy, ano to? Uy, malaki, snapper. Snapper. Ito yung tumalong kanina. Ah, hindi. Ano kaya to? Ayun, tama. Woo! Nice. Uy, ito yung tumalong kanina dun, no? Ano to? Uy. What's this, guys? Ano kaya yung isda to? New species guys. Guys, pa ID. Ano to? Yan guys, oh. Okay. Nice fish. Yan oh. Ganda ng kulay. So try naman natin ngayon na paalis na tong bagyo. Mga weeds, may bato. So dito sa mga holes na to, sigurado dyan naka-standby yung mga isda. So pag na-target nyo yan, lalo na pag high tide, sigurado may bite. Try natin dito kung ano yan. Oops. Hindi nakaset tong ano. Nasumabit tuloy. So guys, ganito yung gawin nyo pag sumabit. Huwag nyong ganong persahin, dahan-dahan lang. Medyo ipap-pap nyo ng konti. Punta kayo dito sa kabila. Kung ayaw. So ayaw pa rin. Try nyo ulit sa kabila. Basta huwag nyong pipersahin yung rod nyo. Ayan. So kung ayaw pa rin, yung ganito yung sinasabi ko yung aro. Tapos ganyan nyo. Ganyan guys. So. Higpitan konti yung drag sa kanya. Ganun. So parang mangyayari yung kasi mag... bubumirang maglulusin yung nakasabit na hook or kung ano man yun. Kung wala talaga, punin sa kabila. Kung may access kayo, punta kayo sa kabila niya, opposite ng pagkahang niya. Dito yung atakin. Ayun, natanggal, di ba? So ganun lang, huwag nyo munang pepersahin, huwag nyo munang atakin. Kung minsan kung kabisado doon muna yung spot, madali na lang eh. Alam mo kung saan yung may sabit, so alam mo yung technique na gagawin mo or yung speed ng retrieve mo. Pero pag hindi mo kabisado yung spot, yun lang. Ayun, kaya dito medyo mababaw pa talaga. So, kailangan natin ipap kung sumabit sa weeds kasi pag may sumama na weeds dito sa lure natin, wala na yung action niya. Nag-iiba na. So hindi na natural para sa isda. Fish on guys! Fish on! Sabi ko na nga ba eh, basta sumabit eh. Ano to? Uy! Bago to ah. Mahaba. What's this? Wow! Anong isda to, guys? Ay, ito ata yung ano.
Oo nga. Nahuli ko na to before. Guys, ah. My third fish of the day. Lovely fish. Kawalan natin. Ini-strike ng dalawang beses eh. Kala ko ano lang. Damn. Baliktad, dungga. Update guys. So, wala pang tayong nahuli dito sa bait and weight natin. Try kong palitan yung sinker niya para may bato ko dun sa mas malayo. Baka andun yung strike zone. Sa casting, nakahuli na tayo. Nakatatlo. So yun ang kagandahan sa ganitong rig, madaling magpalit. Hindi ka na magtali ng tali. Alright. 2 ounce. Okay, back to casting ulit. Habang nagde-bait yung weight. Medyo lumalakas na rin yung alon. Fish on, sabi ko na nga ba eh. Oy, nice size to ah. Maganda yung hila niya. Maganda yung hila niya. Come on. Ilan natin guys. Yes. Sa wakas, nakuha ka rin. Kanina ba ito nag-i-strike? Nadali siya sa redhead oh. Guys, naka-apat na tayo. Hindi ko alam, nakalimutan yung pangalan ng isang isdang yun. Na nahuli natin kanina. So ayun guys. 3 hours of fishing. apat na fish, pinakawalan ko yung isa. Fish on guys. Fish on! Ano kaya to? Wow! Snapper. Common snapper. Kaya pala hindi ko gaano ramdaman yung kagat niya. Maliit lang. Pang fifth fish ko na to. So let's release this small guy here. Yay! Sige natin baka may malaki. Doon banda eh. Oh, fish on guys! Oh, mas malaki to guys. Mas malaki. Mas malaki. Oh. Ano kaya to? Ano? Emperor fish. Nakawala na. Fish on guys, fish on. Come on. Yes. Another emperor fish. Yes. Another emperor fish. Nadagdagan na naman yung huli natin. Yan guys oh. Easy. Buti na ilan po kaagad. Hindi ko nilaro. Damn. Yan. Yan guys oh, uulan na. Lakas ng alon. Guys, oh. Guys, that's all for today. Kahit pa paano, nakahuli tayo ng